Bukit Panggan yang rotor kuil itong dalawa para dito ya sa kuil sa loob ko. Ito yung carbonless na alternator, so alamin lang natin yung kanyang kuil sa rotor ko, itong dalawa nakakunik siya sa EBR. So ayan, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat mga kauto. Yes, at mayroon naman po tayong tingnan ngayon na isang carbonless alternator po ito. Carbonless po siya. Ngayon alamin kung ano ang naging defective po niya. So may mga ilang tools po tayo na gamitin. Meron tayong tugaya, 8mm. At mayroon tayong martilyo tester para alamin po natin ang leak diode, tsaka siyempre yung ating panghinang. Ayan, nakaano na po yan, tsaka may ano po tayo, lead. Okay, at siyempre bago ang lahat, kung kapapasok mo pa lang sa munting channel na ito, ay nanyayahan muna kita like, i-subscribe ang video ito. Yun lang naman kung trip nyo mga katulad nito mga video. Okay, maraming salamat pong muli sa inyong lahat guys, at simulan na po natin. Putol at saka itong hinang. Ayan. Kumalas ang hinang. Isa at saka itong supply sa kanyang EBR. Saka bubuksan natin para alamin naman yung kanyang windings. Yung ano niya, yung stator windings. Buksan natin muna. Bukit Panggan yung rotor coil itong dalawa para dito ya sa coil sa loob ko. Ito yung carbonless na alternator, so alamin lang natin yung kanyang coil sa rotor ko, itong dalawa nakakunik siya sa EBR. Thank you.
So yun, damage ang kanyang negative positive na diode. May ano na po siya sa ground. Ito po kasi ay ano to, live. Ang gagaling po yan sa battery. So ito yung ano niya. Pati yung ano niya may ano na, may tama na itong kanyang negative positive na diode. May leak na siya. Ayan. So palitin ng assembly itong diode, negative at positive diode na nakakunik naman sa kanyang stator windings. So yan, pero itong EBR nya, alamin pa natin kung hindi siya naapektuhan, pero titiyak ko to dahil bumita yung hinang, talagang nag change value or nag ano na po yung kanyang diode, yung positive diode niya po. Nag leak na po siya. So yan,